organs, different types of stem cell, then after 9 months, baby na po. Oh, stem cell tayo, ha? Long history of light cell therapy. Dated back 100 years BC. Noong pa po, may stem cell na. Alam niyo po ba na sa hindi nakakarinig pa, si Cleopatra daw, kaya maganda po is, nag-stem cell na po yun. Hindi lang nila alam pa ang pangalan noon. Ang ginagawa po ni Cleopatra, yung bagong panganak na mice, isasaw-saw sa alak, pinakain. Live, alive. Kasi pag niluto mo, wala ng stem cell doon. Kahit po yung mga warriors noon, sila Achilles, kumakain po sila ng bone marrow, yung mga heart ng lion, tiger. Pag may sakit sa puso, kukuha ng heart ng isang hayop, kakainin. Pero, hindi niluto. Stem cell po yun. Okay po? Tapos, Secret of the Rich and Famous. Sino man sila? Charlie Chaplin. Yan po yung mga poop. Sikreto po nila yung stem cell. Kaya po sabi nila, kung isipin nyo, bakit kaya bata pa sila hanggang ngayon? Kahit na matatanda na. Tapos ang sharp ng isip. Okay po. Pero yung pong ginagamit namin is from placenta. Okay, mamaya ko na po ikikwento yun. The Miracle of Stem Cells. Ayan po yung mga magazines and newspapers na inilabas para ipakilala yung kung ano-ano ang magagamot ng stem cells. Katulad po nung AIDS, yung cancer. Ito po, 100 years old man in a 50-year-old body. Gusto niyo po ba yun? 60 years old kayo, 30 na lang kayo. Eh kung 30 kayo, 15. Eh kung 150, baka yun, di po ba? Unstoppable medical science trend, greatest revolution of medicine emerge. Stem cells. Okay po. Methods of receiving benefits from stem cells. Ito po yung iba't ibang klase methods. Pasensya na po kayo, ha? Hinimayin ko lang. Expensive time-consuming placenta injection in Switzerland. Yan po ang ginagamit doon sa mga may pera na pumupunta ng abroad, Germany, Switzerland, para magpa-stem cell. Million po ang presyo niyan. Mga 3 million, 5 million, 10 million. Isang injection. Okay po? Ang ginagamit po kay Senator Enrile po is black sheep. Galing po sa forest. Okay? Time-consuming, expensive. Bakit? Bago po kayo makarating dyan, kailangan kilala kayong may pera. Pagka ngayon lang kayo nanalo sa loto, magpapa-stem cell kayo. Hindi po kayo tatanggapin ng Switzerland para magpa-stem cell. Okay po? Stem cell transplant, expensive, painful. Bakit po? Masakit. Walang anesthesia. Expensive pa. Transplant eh. Yung pong halimbawa, kidney mo nasira, kuha ka ng kidney sa ibang tao. Na transplant. Siguro light anesthesia. Hindi kasi pwedeng maraming anesthesia mamamatay ang cells. Okay po, nakakamatay kasi yung anesthesia ng stem cell. Okay po, cord blood banking. Yan po yung sinasabing placenta, cord blood banking. Doon sa umbilical cord ng baby at saka ng mother, may nakukuha pong stem cell doon. Miss and chance limit po yan, time limit. Kasi po, 20 years lang po ang napoprolong yung stem cell. Ang gumagamit po niyan, ang gumawa po niyan, St. Luke's, si Christine Bersola, nung pag nanganak siya, yung umbilical cord nila ng baby nila, i-cord blood banking po. Magkano ang ano di po ang monthly dues? 40,000 to 50,000. Pagka hindi nagkasakit ang anak, hindi nagkasakit ang nanay, hindi magagamit. Waste na tapo na po. Pero pag nagkasakit silang dalawa, magagamit po yung stem cell. Okay po? Non-professional safety concern, placenta injection, beauty salon. Sigurado ba tayo dito? Marami po kasing beauty salon na gumagamit ng placenta injection. Di po ba nauso yung mga botox? Yung pong placenta injection, hindi natin alam kung talagang reliable yung ginagamit nila na stem cell. Okay po?
Kaya hindi tayo sigurado dyan. Adult stem cell banking. Ano po yung adult stem cell banking? Kung mag-extract ng stem cell sa katawan mo, i-inject dun sa organs mong sira. Halimbawa, kukuha ng stem cell sa dalawa yung kidney, di po ba? Kukuha ng stem cell, sira yung isang kidney. Kukuha ng stem cell sa isang kidney, ipoprocess, i-inject doon sa isang kidney. Adult stem cell po yun. Mahal din po yun. At saka wala pong reverse aging. Bakit? Ang stem cell po kasi may reverse aging. Pag adult stem cell ang ginamit nyo, pag kayo yung pinunan 50 years old, i-inject sa nyo 50, pareho lang. Unless, kukuha sa iba bata, i-inject sa inyo. Pero ang adult stem cell ginagamit sa isang tao lang rin yan. Sa inyo. Yan po yung ginamit kay ERA. Adult stem cell banking. Is there any convenient, effective, and affordable way? Yung pure care placenta. Okay po? At bakit po yan naging modern? Alam niyo, 2004 pa yun. Yeah. Iba po yung klase na cerebral palsy. Ang naapektuhan po sa anak po yung motor. Sa kanan po niya, wala pong talagang balanse. At saka yung right side po niya talaga, hindi niya magamit. So, and you pull your hair at once. Wala pong ano yung pating tabi. Magugulat na lang kayo. Matatabunutan na lang kayong bigla. Ganyan. And then, pwede kayong kagatin na lang bigla or magtatako na siya ng mga gamit. Pero po ngayon po, wala na rin po yung wild tantrums na yan. She will just touch you. Yung dadampiin niya lang kayo na parang warning, layo ka sa akin, ayoko nang may katabi. Pero pag naman po, ano sila, happy ang daughter ko, ang mga special children, they are very sweet naman, sweet na parang ayaw, gustong-gusto kanyang katabi, magka-holding hands pa. Sometimes, ano pa yung